Nagpapatuloy ngayong araw ang local absentee voting. Kasabay po niyan, paalala ng COMELEC sa mga botante, huwag maniwala sa mga nagpapakalat na maling impormasyon kaugnay po sa eleksyon. Balitang hatid ni Tina Panganiban Perez. Mahigit 100 sundalo sa General Santos City ang nakaboto sa pagsisimula ng local absentee voting. Hindi lang mga sundalo, kundi pati na rin mga pulis at mga opisyal ng gobyernong magduduty sa eleksyon, pwedeng bumoto sa ilalim ng local absentee voting kung sila'y nagparehistro para rito. Ang elections will be happening in their respective offices or camps. The elections will be run by respective persons in authority in those places. So kunwari, nasa kampo ka, yung military commander na naka-assign doon. Kasama rin ang ilang taga-media sa local absentee voting. Kakatapos ko lang pong bumoto, isa po akong local absentee voter dahil tuwing araw ng botohan, na-assign po ako sa lugar kung saan hindi naman po ako rehistradong botante. So pinapayagan po ng COMELEC ang mga kagaya kong taga-media na maging local absentee voter. So manual po yung aming botohan, pero bibilangin ang aming boto sa May 13 pa. Hanggang May 1 ang local absentee voting. Pero ang mga pwede lang iboto, mga senador at party list. Gaya ng magsimula ang overseas absentee voting, nagbabala rin ngayon ang COMELEC sa mga nagkakalat ng chismis at maling impormasyon tungkol sa eleksyon. Maglilipaan na naman yung mga balita na nanalo na sa ganitong kampo si ganyan. Huwag tayong maniniwala because that information will of course be false. Tina Panganiban Perez, GMA News.